Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning, friends! Good morning, Philippines! Welcome dito sa Realty Philippines TV. Ngayon ay narito tayo sa beachfront. Ang sukat po ng lupa ay 1,500 square meter. Ito ay subdivided lot, mga kaparam lot. At ito lang po yung nag-iisang bakante ngayon sa area na ito dahil na-occupy na po ang mga katabi dito, mga kababayan. Okay, ngayon po ay puntahan po natin yung mga boundaries, mga kapamlat, para po makita nyo yung muhon, mga kapamlat, at yung kanyang frontage po dito sa dagat ay nasa 15 meters. Okay, ang hugis po ng lupa nito ay rectangle. Ito po yung kanyang boundary mula sa niyog niyan at hanggang doon po sa kabilang part. May CR na po siya, mga kapamlat, 15 meters yung kanyang frontage sa kalsada. Doon po sa taas, mamaya ay puntahan natin yung barangay road. At 15 meters din po dito sa baba. Okay? At ang kagandahan ay white sand. At nakita naman nyo yung ating binidyohan kanina. At may source na tubig, may kurente, may signal yung ating cellphone. Ito naman po yung muhon na sa south part na bahagi po ng lupa. Okay? Ang lupa na kinukuha natin na ng video ngayon ay titulado, ang kanyang exact location ay Katanawan, Quezon. Yan. Ang Katanawan, Quezon po, mga kapamlat, ay malapit lang po sa Lucena City. Yung kanyang travel time po ay 1 hour and 55 minutes lang through land. At ang area na ito ay tourist spot, mga kapamlat. At kung inyong mabili po yung area na ito, mga kababayan, ay inyong i-develop at pagandahin. At mamaya po, pagbaba natin mula dito, mga kapamlat, ay pakita namin sa inyo yung katabi nito, kung paano po nila ginawa or dinevelop yung area. Yan, ito naman po yung upper part ng lupa, mga kapamlat. At yung kanyang boundary po dyan sa Kasya na yan, yan po yung barangay road. At sa south part naman po, yan naman po yung south part niya, yung pader na yan, mga kapamlat. At mayroon pong right of way dyan sa lahat ho ng mga bibili ng lupa dyan po sa likod, mga kapamlat. Papunta po sa dagat ay mayroon pong right of way na talagang itinalaga yan sa mga nakaroon po ng lote na pupunta po sila ng dagat. Mayroon po silang dadaanan, okay? Remember po, yung dagat ay para po yan sa public at kahit sino po ay pwede maligo dyan. Kaya po yung mga nasa likod po, kumuha sa likod or hindi po naka-frontage dito sa dagat, yun po yung magiging way nila, mga kapamlat. Ngayon po, mga kababayan, ay narito na po tayo sa tuktok nitong lupa, mga kapamlat. At ito po yung magiging paradahan ng inyong sasakyan. Okay? Ngayon po ay baba tayo sa baba para po ipakita namin sa inyo yung mga katabi nito, mga kapamlat. At ang kagandahan nito ay mayroon pong spring na pagkatapos po maligo doon sa dagat, mga kapamlat, ay pwede ho kayo magbanlaw doon sa public na tubig din po, na tuloy-tuloy po yung agos. At pakita namin sa inyo mamaya yung spring, mga kapamlat. At ang kagandahan nito, mga kapamlat, pag nabili nyo yung 1,500 square meter na lupa na ito, ay naka-frontage mismo kayo sa dagat, mga kababayan. Okay? At yung isang pagandahan, mga kababayan, ang dagat po ay hindi masyadong malakas po yung alon dito sa area na ito. At pag inyong nabili at dinevelop, talagang ang ganda ng area, mga kapamlat. Ito'y magiging next Boracay, magiging Puerto Galera, mga kapamlat. At ang kagandahan pa, mga kapamlat, pag kayo po ay galing sa Metro Manila, makakarating kayo dito through land travel lamang po at hindi na kailangan kayo magbarko pa or mag-aeroplano pa. Ngayon po ay akyat tayo sa taas at ito naman po yung isang side na katabi natin, mga kapamlat, gaya ng nabanggit ko kanina. Narito po yung tubig na tuloy-tuloy po yung daloy at pwede ho tayo dito magpanlaw pagkatapos po natin maligo, mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano po kalinis yung bukal. Ito'y tuloy-tuloy yung agos, mga kapamlat. At maliban po dito ay mayroon naman pong source ng tubig, yung pinakita namin kanina, at pwede ho kayo mag-install ng inyong mga gripo na pwede po pagpanlawan ng ating mga bisita pagkatapos po nila maligo. At pwede rin po dito, mga kapamlat, tingnan po nyo kung gaano kalinaw at malakas po yung tubig. Okay, ngayon po ay akyat tayo sa taas, mga kapamlat. At makikiraan po tayo dito sa ating kapitbahay. At ito po yung kanilang ginawa. Ipakita namin sa inyo
ang kanilang ginawa sa pinabili po nilang lote. At papunta tayo doon sa hagdanan, mga kapamlat. At ngayon ay narito tayo sa hagdanan nitong dinevelop na area, mga kababayan. Yan, nakikiraan lang po tayo dito. At ito yung kanilang mga lugar or cottage na ginawa. At dinadayo ito ng mga turista. Ganito po yung ating gagawin pag inyong nabili po yung pinakita kong lote kanina. At mayroon po ditong dadaanan palabas kung saan naroon po yung pardahan ng sasakyan. Diyan po yung mga tindahan, mga kababayan. Kaya ang ganda ng area. Kopya-kopya lang po sa mga negosyo, mga kaparmlat. Di po masama, kopyahin yung mabuti. Okay? Ngayon po ay narito na tayo sa labas, mga kababayan. Dito po sa east part, ito po yung boundary, yung niyog na to. At ito naman po yung magiging right of way sa lahat po na bumili dito sa likuran ko na bahagi. Okay? Ang tinututukan natin ng kamera ngayon, mga kaparmlat, yun po ang dagat. At ito po yung pinaka area na lote na 1,500 square meter, mga kababayan. Ayan ang nabanggit ko kanina, yung kanyang frontage po sa dagat ay 15 meters. At ganun din po dito sa barangay road, okay? Kaya po ang hugis po dito ay rectangle. At ito po yung magsisilbing paradahan ng inyong sasakyan. Pwede po dito maglagay ng gaya po ng pinakita ko kanina, mga kababayan. At pupuntahan po natin yung barangay road, mga kapamlat, para po makita nyo. Ngayon po ay narito na tayo sa barangay road. At mula po dyan sa tao na yan, ito po yung kanyang frontage na 15 meters. Okay? Ngayon po, bago tayo magwakas, mga kapamlat, ay thank you po sa tumawag sa akin. At pinapapunta ako sa lugar na ito, mga kababayan, dahil mayroon po silang nagustuhan na area na kita nila sa ibang vlog naman. At yung kanyang price po noon ay nasa mga 30 million, mga kababayan. Yan po. Yan po ay nakakasukat ng 8 hectares, kung hindi ako nakakamali. Nakita ko na po yung may video na po ako at i-upload ko. At ngayon po ay narito kami sa ibang part nitong bayan, mga kapamlat. At paalala ko po sa lahat po ng mga prospect buyers, yan po, bago nyo bilhin yung lupa po, ang maliban sa due diligence ay compare the price, mga kapamlat. At thank you sa lahat po ng mga nagtitiwala. At maraming salamat sa mga dyan ho, sa dako po ng Tanay, Rizal. Yan, hindi ko makakalimutan yung lugar na yan, mga kababayan. At kung tayo po ay pagkalooban pa ng buhay at lakas, kung lulobin po ng Panginoon ay dadako po ako ng Puerto Princesa. Kasi po mayroon din tumawag na gusto rin po kuhanan ng video yung kanilang resort, mga kapamlat. At dyan din po sa Boracay. At dyan din po sa sarili kong bayan, dyan po sa Iloilo City. Yan po. Thank you po. At muli, ako po ang inyong pinakamaliit na kaparmlat sa Himpabawid, Rosindo Saminyan. Ito ang Realty Philippines TV. Katanawan, Quezon. Mabuhay po tayong lahat.